matitigil ang kasiyahan dito sa talentadong Pinoy Junior. Now folks, before the break, pinakitaan tayo ni Princess ng kanyang talento sa pag-arte. Ngayon, oras na para marinig ang mga comments ng ating scouts. Ready ka na, Princess? Yes po. Okay. 7-year-old Princess, guys, what do you say? Princess, alam mo, honestly, pag ako manonood ng batang aarte, meron ng plus-plus points sa akin yon. Kahit na hindi alam kong hindi ako masyado maniniwala sa gagawin niyang pag-arte. Dahil bata nga yan, pagkatapos sa arte ng drama, medyo alam ko na na hindi mo ako mapapaniwala. Pero ang nagulat ako sa'yo, nakulong mo ako sa atensyon eh. Lalo na nung sumalampa ka na dyan, nagulat ako na merong kang katotohanan sa pag-arte mo. Kaya sa in my book, you're a winner. And I look po na ako, hindi ako magugulat na baka mamaya isang araw nasa teleserye ka na ng TV5. Anong gusto mo paglaki mo? Anong gusto mong maging? Artista po. Anong pangarap mo para sa pamilya mo? Maging mayaman po kami, tsaka po magkakotse. Ayo. Ah, gusto niyo magkakotse. Mas magandang buhay. Mas maginhawa. Gusto ko yun, Ray, yung ano, yung meron siyang malinaw. Malinaw yung vision niya. Na pag mayaman na siya, gusto niya magkakotse. Kasi minsan nagsastop lang tayo doon sa basta gusto ko maging mayaman. Interestingly enough, Lucy, yun din ang naging inspirasyon ni Judy Annon. Gusto niya lang makabili ng isang magarang sasakyan. Kaya isang magarang sasakyan lang. Stop it! May nakalimutan ka, pangalawa na yan, may stamp. Matigas niya. Na, may stamp na yun. Pag pangalawa, kailangan may ganun. Tas may... Mas may stamp. Dave, gayahin mo to, ha? Stop it! Stop it! Yeah. Madali, madali. Ano to? Artista na. Agad, eh. Well, Princess, I wish you the best. I think kung gusto mo talaga maging artista, madali mong maabot yun because you're a natural. You're a natural. Ako talaga, hindi ako madaling ma... Magdrama. Hindi ako madaling maniwala pag bata. Parang makikita ko empty yung eyes or... Siya hindi, pero no? Ikaw hindi. Parang buo-buo yung performance mo. Congratulations. Manap ka na ng manager. Maganda ang ginawa mong monolog. Kasi yung monolog mo, pang-pangarap ng bata talaga. Napakahusay ng pagka-arte mo. Ang galing ng pagkakabigkas mo. May pakiramdam yung mga... yung boses mo, at higit sa lahat, kaya maganda ka naming panuurin dahil napakaganda mong bata. Ang sarap panuurin. Kasi ini-imagine ko, kung hindi ganyan yung itsura, matutuwa kaya kami? Nakakadagdag kasi yun. Kaya hindi malayo, mapapanood ka na namin sa teleserye, nararamdaman ko yan. Thank you very much, Talent Scouts. Okay, Princess, yung pangarap mo, pagpatuloy mo lang, okay? Tapos, ang gawin mo, makinig ka ng makinig sa mami mo tsaka sa mga nagtuturo sa'yo sa workshop, okay? Okay, Princess, maraming salamat. Thank you po, Tito Ryan. Thank you din. Huminto sa pag-aaral ang ating huling talentado junior dahil kapos sa buhay. Pero dahil sa kanya pong talento, kumikita na siya at nag-iipon para matupad ang kanyang pangarap na maging isang nurse. Ito po, pakinggan natin ang kanyang kwento. Ako si Roderick Culiani, isang unicyclist. Ang unicyclist po yung isang gulong lang po na nagbabike. Minsan po pag matututo may sugat, lahat po may pilay, lahat na po nandun na po. Yan po si Roderick, dati isang bata lang po na pakalat-kalat, sa lang po nagpupunta. Ngayon, kaya naisipan ko kaysa sa magala-gala na lang siya, tinawag ko siya, tinutabi ko, tuturuan ko na lang siya mag-unicyclist para pag natuto ka, sama-sama ka na lang sa akin. Nahinto ako sa pag-aaral dahil wala po kaming budget. Tapos, ang trabaho lang po ng magulang ko po, magbubuhat ng palay. Ako po gusto pong matapos ang pag-aaral ko. Kahit ngayon po nahinto ako, hindi din po ako tumitigil mangarap. Pangarap ko pong maging nurse balang araw. Sumali po ako sa Talentadong Pinoy para ipakita ang aking galing sa pag-unicyclist. Tapos po, para magkameron po ako ng sariling gamit na bike po. Kasi po yung bike po na ginagamit ko ngayon, hindi po sa akin. With the wheels of fate on his side, please welcome Roderick Culiani alias Mac the Unicyclist.
Mac the Unicyclist. Okay, Mac, alam mo matagal ko nang gustong subukan to eh. Pwede mo ba akong turuan? Alam ba tama? Sige, hanggang motorsiklo at bisikleta na ako, paring Mac. Anyway, let's hear what the scouts have to say about Mac after this short break. Magbabalik ang talentadong Pinoy Junior. Nadidistract kami kay ate. Wala ka naman talagang ginagawa, pero nakukuha mo yung atensyon namin. Bakit ang ating mga bituin? Si ate ang mas napansin. At sino kina Mary Elaine at Shane ang tatawaging name para makasamang lumahok sa Hall of Fame? Find out dito sa Talentadong Pinoy Junior!